Happy Lord's Day po mga kapamuso. Kami po sa CareFlock 19 na mga kananayan ay natutuwa po na maging kasama niyo po sa araw na ito ng ating linggong panambahan. At bilang panimula po, nais po nating batiin lahat ng ating mga celebrants for this week. Oh, simulan niyo na Sister Amy tsaka Sister Beth. Salamat, Sister Del. Magandang umaga, mga kapamuso. Ngayon naman po ay batiin natin at ipanalangin ang lahat ng magdiriwang ng karawan ngayong linggong to. Sa January 17 po, happy birthday po kay Therese Dumagit. At ganun din po sa January 18, happy birthday din po kay Ernesto Santos, asawa po ni Ate Ide. Happy birthday po! Ate Beth, di ba may magdiriwang pa ng kaarawan? Sino nga ba yun? Salamat, Sister Amy. Alam ko, meron pa rin magdiriwang ng kaarawan. Ito sila, sa January 19, si RJ Ubaldo, anak siya ni Michelle. Sa January 23, si Jared Navidad, anak din siya ni Shirley. At sabay sila, si Laika Ubaldo pa rin. Ate Amy, balita ko mayroong mag-anniversary. Sino ba sila? Hi, oo nga, Sis Beth. May magdaraos ng wedding anniversary ngayong January 23. Sino nga ba yun, Sis Lynn? Siyempre po, nakikigala kami sa 42 taong pagsasama ng mag-asawang sila Tatay Eli at Nanay Nati Lisano. Happy anniversary po! Salamat, Sister Lynn! Oh, mga kapamuso, panalangin na po natin ang ating mga celebrants. Araw-araw nakakaranas tayo ng mga pagpapala galing sa ating Panginoon. At syempre, pakikinggan natin ang mga pasasalamat mula naman sa De La Cruz family. Pero kanino bang De La Cruz family yan, Sister Virgie? At syempre, ang family De La Cruz ni na Sister Eden. O tara, pakinggan naman natin ang kanilang mga pasasalamat. Magandang araw po. Nagpapasalamat po ako kay Lord sa taong 2020. Bagamat pandemic po, maraming salamat kay Lord. Patuloy niya pong iniingatan ang buong pamilya namin. Maraming salamat kay Lord. Hindi po siya nagkukulang ng provision sa lahat ng pangangailangan. Kahit halos isang taon po naranasan yung pandemic at hanggang ngayon. Maraming salamat po sa kalakasan ng magulang ko na kahit parehas na senior citizen, sila pa rin po yung lumalabas para bumili ng pagkain namin madalas. Maraming salamat po, hindi rin niya hinahayaan na magkasakit lalo-lalo na senior sila. Maraming salamat sa protection na yon. Salamat kay Lord sa financial provision niya sa buong family, sa lahat ng trabaho namin. Salamat kay Lord kasi hindi niya kami pinabayaan na maranasan yung kagaya po ng nawawalan ng trabaho. Salamat kay Lord doon. Malaking bagay po yun. Salamat kay Lord sa business namin ni Grace na patuloy niyang binibiyayaan ng mga kliyente. Salamat kay Lord sa mga customer na paulit na umu-order at sa mga nagre-refer, sa mga nire-refer din nila na umuulit na rin na kliyente namin. Salamat doon. Maraming salamat kay Lord sa kalusugan ko, lalo na pag madalas kami puyat kapag may order din papasok. Salamat kay Lord. Salamat sa wisdom na binibigay niya para magampanan yung trabaho ko, trabaho yung mga trabaho din ng lahat sa mendo namin. Salamat kasi yung naranasan ko dun sa previous kong department, nagagamit ko siya ngayon, malaking bagay siya ngayon, malaking bagay yung
natutunan ko nung pinag-train ako ng Advanced Excel na nagagamit ko ngayon. Salamat kay Lord doon kasi natutunan ko yun ng libre at the same time. Natutunan ko yun ng doon sa dati kong department. Ngayon, i-apply ko na siya sa bago kong trabaho. Na-enjoy ko naman siya. At salamat kay Lord sa kalakasan, sa pagpasok, pag-uwi, pag-iingat niya. Salamat kay Lord doon. Salamat kay Lord sa taong 2021, pagpasok nito. Kompleto yung pamilya ko, kompleto kami. Salamat at lahat healthy. Salamat sa Lord doon. Praise God po. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil sa patuloy na pagpapala niya sa aming pamilya, pag-iingat niya sa aming mga anak, sa mga apo, at sa aming pang-araw-araw na kabuhayan. Maraming salamat po, Lord. At ganun din po yung aking mga kapatid, mga ipag, may lahat po ng kumukuha namin, pamilya namin, patuloy niya pong iniingatan. Maraming salamat po, Lord. Papasalamat ako sa araw-araw na pag-iingat sa po aking buong pamilya. Sa tuwing umaga, pag-ising namin, buhay pa rin at may kalakasan. Sa biyayang tinatanggap na namin sa araw-araw, pag-iingat sa pamilya, sa mga anak ko nagsisipag-trabaho, nagbabiyahe araw-araw, uwi at papasok sa trabaho. Papasalamat ako sa lahat-lahat ng biyayang tinatanggap. Saka salamat din po sa aming munting tindahan na maganda rin ang takbo. Sa aking mga apo na sa kabila ng may COVID-19, ito pa rin kami patuloy na iniingatan ng Panginoon. Salamat po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa blessings na galing kay Lord tsaka sa pagkain sa araw-araw, tapos sa pag-iingat kay Mama tsaka kay Papa sa pagbabiyahe tsaka sa patuloy na biyaya sa pamilya, tapos hindi nagkakasakit si Alden tsaka si Nanay tsaka si Tatay. Yun lang po. Ang dami kong dapat ipagpasalamat sa Diyos ng 2020, unang-una na sa lahat yung kaligtasan ng buong family, both side, family ko, family ni RJ, lalo na yung pag-iingat sa anak ko. Tapos, pinagpapasalamat ko rin na sa dami ng nawalan ng trabaho ng 2020, eto, may trabaho pa rin, stable pa rin financially. Lahat kami healthy. Pinagpapasalamat ko rin yung pag-iingat niya sa lahat ng pagsubok. After ng pagsubok, marirealize mo, yun pala yung way niya. Tapos may maganda pala siyang plano. Lahat ng plano niya, pinapatunayan niya the best para sa atin. Yung 2020, nagkaroon ng pandemic. Imbis na maisip ko, ma-stress ako. Ang natutunan ko doon, pinagpapasalamat ko sa Diyos, natutunan ko magtiwala sa Kanya. Kasi kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, kahit gano'ng kakalini sa katawan, kung talagang magkakasakit ka. Pero kung magtitiwala ka sa Diyos, hawak niya, maganda yung plano niya para sa buhay mo. Tsaka pinagpapasalamat ko sa Diyos lahat ng pag-iingat niya talaga. Yun talaga yung pinaka-pinagpapasalamat ko. Nabuo pa rin yung family sa kabila ng pandemya. Nakakatuwa namang pakinggan ang mga pasasalamat na yan sa ating Panginoon. At syempre, bilang pasasalamat din natin sa Panginoon, karapat dapat din lang naman na handugan din natin siya. Oh, Sister Linda, ipakilala mo naman sa amin kung sino yung sa offering challenge natin ngayong araw. Magandang araw mga kapamuso. Mga kapamuso, ito na ang pagkakataon natin magpapasalamat sa ating handog. Pero bago ang lahat, pakinggan natin ang offering challenge ni Brother Ronald Burisa. Blessed day mga kapamuso. Tayo po ngayon ay dumako sa ating pagbibigay o pagbabalik sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-iikapo. At tayo po ngayon ay nasa series ng Developing a Godly Relationship with Money o pagkakaroon o pagbuo
ng makadyos na relasyon sa pera sapagkat marami po nagkakaroon ng maling pangunawa o maling paningin sa pera. Marami po akong nababasa nito na sinasabi nila na ang pera ang ugat ng kasamaan. Hindi po totoo yun sapagkat ang katotohanan, ang pera o ang pagmamahal sa pera, yun ang ugat ng kasamaan. Ibig sabihin po mga kapamuso, pwede po tayong magkaroon ng pera pero godly, in a godly way, in godly manner. Pwede po nating magamit, magastos ang ating pera na nakakarangal sa Diyos na hindi mo ginagawa sa masama. So, at dito po, sa developing a godly relationship with money, napag-aralan natin yung mga tinatawag na money laws. Money law number 1, number 2, and number 3. So, ngayon po yung topic natin, number 3. So, ano po ba yung law na tinutukoy dito? Ito po yung law na tinutukoy dito. Kung, halimbawa po, kung present yung isang bagay, tiyak na ito yung mangyayari. Halimbawa po, pag present yung gravity, the law of gravity, ibig sabihin, pag nagbato ka ng sa pataas, kung ano yung binato mo, sigurado bababa yun. Because that is the law. Yung natural law, halimbawa, meron kang seed ng mangga, kung ano yung tinanim mo, halimbawa, mangga, magbubunga siya ng puno ng mangga at kalaunan, magbubunga siya ng mga mangga. Hindi pwede maging saging o durian o ano pa mang klaseng bungang kahoy. Ganun din po dito at nakaraan nga po, binahagi sa atin, money law number 1, giving and receiving. Na tiyak, pag ikaw ay nagbigay, ikaw ay makatatanggap sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapatalo sa pagbibigay. And money law number 2, determine how you live. Dapat alamin mo yung lifestyle mo, pag-aralan mo yung lifestyle mo. Kasi doon nakasalalay yung pagiging matalino mo sa pagbabudget at ito po yung matututunan natin ngayon sa money law number 3. And last week, nagkaroon tayo ng series break na ibinahagi sa atin yung give willingly. Magbigay ka ng kusang loob mula sa puso sa iyong pag-iika po. Sapagkat yun po yung natutuwa ang ating Diyos pagka ganun po tayong klaseng giver or tither. At ngayon po, money law number 3, do not marry the king's daughter before time. O sa Tagalog, huwag mong pakasalan ang anak na babae ng hari nang wala pa sa panahon. Ano kaya ibig sabihin nito? Do not marry the king's daughter before time. Para maintindihan natin to, tingnan natin yung story sa 1 Samuel 18. Sa 1 Samuel 18, si Haring Saul, inoferan niya si David na maging kanyang manugang, basta son-in-law, yun na lang. Ibig sabihin, papakasalan ni David yung anak ni Haring Saul, na si Merab. At ito po yung naging reaction ni David. 1 Samuel 18, verse 18, sumagot si David, sino ang aking mga magulang at sino ako upang maging manugang ng hari? Nahihiya siya. Sino nga ba na, paano ko bubuhayin yan? Ordinaryong tao lang ako. Sino ba ako para gawin mo kung ano mo, son-in-law mo? So yun ang ganyang naging reaction. Pero mababasa natin sa story, hindi po tumupad si Haring Saul dito. So ngayon, nagbigay siya ng pangalawang option, si Mikal naman. Si Mikal ay anak ni Haring Saul, pero ganun pa rin, natupad ni Haring David, o hindi pa siya hari dito, natupad ni David yung mission niya, natalo niya yung mga Philistines. Pero to make the story short, si Mikal ay nagkaroon po ng ibang asawa. Ibang lalaki po ang napangasawa niya. Sa katunayan, nung si Haring David ay naging hari na, si David ay naging hari na, sa 2 Samuel chapter 3 verse 14, mababasa natin doon, na binawi, kinuha ni David si Mikal at ginawa niyang asawa. Ngayon, ano po kinalaman nito sa pagbibigay, pag-iika po, o sa ating pera? Ibig sabihin, Mary, the king's daughter, ibig sabihin, huwag kang mag-aasawa ng high maintenance. O, ganun. Ibig sabihin, huwag kang mag-aasawa ng magastos. Ibig sabihin po, kasi pag nag-asawa ka ng prinsesa, magastos yan. Siyempre, yung luho niyan, ganun yung buhay niyan eh. Anak ng hari yan eh. So, pababawin pa natin. Kasi wala namang prinsesa sa atin dito, wala namang hari sa atin dito. Sa pinakamababa o layman's term, huwag kang mamumuhay, magkakaroon ng lifestyle na lagpas dun sa sweldo mo. Huwag kang
gagastos ng lagpas sa sweldo mo. Yun po yung ibig sabihin dito. Pag nagpakasal ka sa anak ng hari, kulang ang sweldo mo para buhayin mo yan. Yun po yung pinupunto dito. Kaya, ito po yung matututunan natin dito. Kaya po tayo minsan nahihirapan magbigay sa Panginoon or maging faithful sa ating tithes kasi hindi po tayo marunong mag-budget or hindi po tayo namumuhay ayon sa kakayahan ng ating sweldo. Meron tayong ibang priority. So, dapat matutunan natin na ang lifestyle natin, iayon natin sa ating sweldo. Sa ganong pamamaraan, magiging matalino tayo at magiging faithful pa tayo sa pagbibigay sa ating Panginoong Diyos na ating pag-iikapo. Kaya, ang payo ko mga kapamuso, pag-aralan mo, halimbawa, alam mo na kung magkano sweldo mo eh, pag-aralan mo yung mga nagagastos mo. So, magiging matalino ka sa paggastos pag na-determine mo kung magkano yung perang lumalabas sa'yo. At ito po, gusto ko pong i-share, halimbawa po, kasi diba, do not marry the king's daughter, huwag kang gagastos ng lagpas sa sweldo mo. Meron po ang gustong ibahagi sa inyo. Halimbawa po dito yung si Attorney Cao, naging USIC po siya ng PUEA. Dati po, kahit siya po ay USIC na, hindi po siya, kumbaga, mahilig kumain sa mga fast food. Nagbabaon po siya, binabaonan siya ni Mrs. Cao ng lunch, mga ganun. Siya lang po yung nakita nilang nagbabaon ng ganun. Halimbawa po, si Brother Gisette, na-share niya dati sa akin, yung mga kasama niya sa trabaho, merienda lang, 300 pesos, merienda lang po yun na 300 pesos, pero siya, nagbabaon siya. Siyempre, tipid mode. Ganun po yung ibig sabihin dito. Kung may pamamaraan para ka makatipid, gawin mo. Kaya minsan, tayo po ay hindi nakapagbibigay ng ating ikapo sa ating Panginoon. Sige lang tayo ng sige na lang gastos. Matuto po tayong magtipid at i-prioritize po natin ang pagbibigay sa ating Panginoon. Kung pwede ka naman makatipid, huwag ka na mag-Starbucks. I-prioritize natin ang ating pagbibigay, pag-iikapo sa ating Panginoon. Sapagkat darating ang panahon pag tayo kanyang pinagpala, higit pa dyan ang ating matitikman. Okay? So, hanggang doon na lang po muna mga kapamuso. God bless us. Salamat Kuya Ronald sa hamon ng pagbibigay. At syempre, bago po natin pakinggan ang salita ng Panginoon mula sa ating pastor, alamin natin kung ano yung mga dapat nating malaman na bagay-bagay na mga kaganapan sa mga darating na araw. Pakinggan natin ang dalawang magandang binibini, si Ate Diana at saka po si Ate Jehan. Mula po sa CareFlock 19, maraming salamat po. God bless you all. Maraming salamat po sa ating mga nanay mula sa CareFlock 19. Ilang paalala lang po mga kapamuso, para po sa ating online worship, sa susunod na linggo, ang ating pong MC Sim Charge ay ang ating mga nagwagwapuhang mga dads mula sa CareFlock 20. Ang family in charge naman po para sa Thanksgiving ay ang family po ni Sis Ami Divina Gracia. Sa January 31 naman po, ang mag-MC naman ay ang ating mga seniors mula sa CareFlock 21 at CareFlock 22. Wala po muna tayong family in charge para sa Thanksgiving dahil magkakaroon po tayo ng Thanksgiving about God's Word bilang bahagi ng pagtatapos ng National Bible Month. Salamat po Ate Diana! Hello mga kapamuso! Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapamuso kids na nag-join po sa ating online Bible quiz. Sila po ay sina Owen, Jared, Van Cyrus, Kayla with special participation po ni Alden. Mula po sa kanila, batiin po natin ang mga winners. Para po sa ating second place, sila po ay triple tie. Kalain niyo po yun. Congratulations po kina Owen Serrato, Van Cyrus aka Pot Pot, at sa only girl po
si Kayla Narisma. Yes, congratulations! At para po sa ating first place, walang iba po yan kung hindi si Jared Navidad. Yon. Congratulations kids and praise God sa inyong participation. Thank you din po sa mga magulang na nag-encourage po sa kanila mag-join. Para naman po sa ating Youth Online Bible Quiz na ginana po last Sunday afternoon, ito po ay pinangunahan po ni Cherry Joy. 11 po ang kanilang participants. Ayan, praise God sa inyo guys. Para po sa kanilang third place, walang iba kung hindi si Christina Villamayor. Para naman po sa ating second place, si Patrick Tadasio po. At para po sa ating first place, wala iba kung hindi si Fatima Kadasyo. Yon, congratulations guys! At thank you sa lahat ng mga kabataang nag-participate. Sino naman po kaya ang nagwagi sa Bible quiz ng ating mga young adults, mga nanay at mga tatay? Narito po sina Kuya Ronald at sina Ate Aline. Blessed day mga kapamuso! Gusto ko pong batiin ang ating mga winners sa ating YA Virtual Online Bible Quiz 2021. Salamat po sa Panginoon kahit struggle po sa internet connection, talagang natuloy pa rin po at sa mga bawat isa na nag-participate. At gusto ko pong batiin ang ating winners. Third place, Sis Maris de la Cruz. Ating second place, Sister Joanne Takadena. And of course, ang ating champion, Brother Jirel Takadena. Salamat po sa ating mga local sponsors, sa mga pa-GCash, at ang bawat isa ay nagkaroon din ng consolation GCash. Salamat po sa tao na nagpagamit para i-bless po sa tayo sa GCash. Kaya congratulations po sa lahat ng mga winners. God bless us. May the word of God be glorified, magnified in our lives. Hello po. Dako naman tayo ngayon sa mga nanalo sa Woman Dad na natagisa na kailang galing sa Bible quiz. Para sa Lourdes category, ang nakakuha na second place ay si Sister Lourdes Sancheta. At ang ating first place ay si Brother Ray Bonsa. Congrats po sa inyong dalawa! Para sa workers and members category, sa fourth place, tatlo po sila na nakakuha. Sila ay sina Sister Relinda Rosaldo, Sister Pilita Arevalo, at si Sister Rowena Martinez. Sa third place naman, dalawa sila. Sina Sister Lucy Rato at si Sister Beth Evasco. At ang nakakuha naman sa second place ay si Sister Antoinette Serrato. At ang nakasungkit ng first place ay si Sister Shirley Paguntalan. Congrats po sa inyong lahat! Thank you, Woman Dad, sa inyong pagsali sa ating Bible quiz ngayon taon. God bless po!